Ikaw ay palaging minamalas sa iyong pinupuntahang lugar, or ikaw ay palaging minamalas sa iyong sinusugalan. Gusto nyo ba na lagi kayong swertihin? Gusto nyo ba na napakagaan pumasok ng pera sa inyong buhay? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay sana namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kayo palaging swertihin. Kung paano kayo mabilis pasukan ng pera. Paano kayo makahanap agad ng pera. Dahil sa panahon ngayon, ang hirap talaga humanap ng pera. Ang hirap hanapin ng pera. Kung magkapera ka man, ay ang bilis na nito mawala. So, ito ang aking ituturo sa inyo na hindi lang mabilis pumasok ang pera, kundi hindi ka rin mauubusan. At talaga namang napaka-epektibo nito at isa ito sa mga nakakatulong sa akin, kaya naman ay hindi kailanman ay nauubusan ng laman ang aking wallet. So kailangan natin ng mga pamamaraan, lalo na sa panahon ngayon na sobrang hirap. Sobrang hirap na hindi lang mahirap hanapin ng pera, ang mahal pa ng mga bilihin. So ngayon, gumawa tayo ng mga teknik kung paano na kahit gaano pa kamahal yung mga bilihin, ngunit kaya pa rin natin itong bilhin dahil mabilis ang pasok ng pera o napakagaan pumasok ng swerte sa atin. So kailangan mo lamang maniwala at kailangan mo rin na taos pusong paggawa. So ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, or ito ay pwedeng gawin sa kahit sino pala. So ayon, kung may negosyo ka man o wala, may trabaho ka man o wala, so ito ay pwedeng mong gawin kahit sino. Kahit na ikaw ay isang asawa na nasa bahay lamang, tapos yung asawa mo ay mga yun yung nagtatrabaho, so pwedeng na kayo ang gumawa at so or ilagay ninyo doon sa wallet ng inyong asawa. So pwede rin sa inyo or sa iyong wallet. Yun, ang materials na ating kakailanganin dito sa paggawa ng pampaswerteng ito is kailangan mo lamang maghanda ng bulak. So, kailangan mo lamang maghanda ng bulak. Bakit po bulak? Dahil ang bulak, isa ito sa mga nagpapagaan or mabilis magaan ang pagpasok ng pera sa atin. So, napakagaan pumasok ng pera sa atin at ito yung magdadala ng swerte. And kailangan din natin dito ng coins. So, kahit anong klaseng coin,
isang coin lamang ang ating kailangan. So, kahit anong coin, kahit yung sa ibang bansa na coin, ay pwede. Basta ito ay coin. At dapat ito ay iyong linisin dahil yung coin ay marami po itong kumawak at hindi natin alam na may nakahawak nito na mga negative. May mga negatibong kamay. So, dapat linisin natin ito. So, paano natin linisin? Ang iyong coin ay maghanda ka ng tubig na lagyan mo ito ng kaunting asin at lagyan ito ng kaunting vinegar. At yung coin mo, ibabad mo ito doon at least 2 or 3 minuto. Saka mo ito gamitin sa pag-ritual or ipatuyo mo muna ang inyong coin. At anong klaseng coin ba? Silver ba or gold? So, silver or gold na coin pwede mong gamitin. So, pwede rin na tulad nito. So, yung bagong 20. So, bagong 20 ngayon sa Pinas. So, pwede yun gamitin mo. Or, kahit na ano, buong silver, buong gold. So, wala pong problema. So, pwede rin na silver and gold yung gamitin mo. So, kahit anong klaseng amount or anong amount yung gagamitin mo na coin, wala pong problema as long na ito ay coin po. So, ayun, pwedeng luma, pwedeng bago, basta ito ay coin. So, ngayon, kapag ready na yung coin mo at yung bulak, so, ang gagawin mo lamang ay mag-focus ka. Mag-focus ka and think positive lamang. Think positive at kailangan na huwag mo ito hayloan ng negative kapag ito ay iyong ginawa. So, ang gagawin mo dito is yung coin mo, ito yung bulak ay yung bulak o pang yung coin mo ay ilagay mo lamang dito sa bulak. Ilagay mo lamang dito sa loob ng bulak and ayun. So, nandito na sa loob ng bulak yung coin. Ang gagawin mo, think positive, humiling ka na mula sa inyong puso na taimtim, dapat taimtim at positive lahat yung mga sinasabi mo. Sabihin mo dito or hilingin mo dito yung mabilisang pagpasok ng swerte sa inyo, mabilisang pagpasok ng pera, hindi ka maubusan, lahat ng gusto mo ay matutupad mo at kung ano man yung halaga na gusto mo, hilingin mo rin dito, sabihin mo na kailangan na mula sa iyong puso. Taimtim po dapat. And syempre, yung iyong lubos na paniniwala. So, tiwala po talaga ang pinaka-importante kapag gagawa tayo ng mga ganitong pamahiin. So, ngayon, ang inyong gagawin nito, ilagay ninyo ito doon sa loob ng inyong wallet. Ilagay ninyo ito doon. Diba yung mga wallet natin is meron yan na mga side pocket, mga secret pocket. Doon ninyo ilagay or doon talaga sa inyong nilalagayan ng inyong pera. So, isabay nyo na ito doon and asahan ninyo na kayo ay hindi talaga mauubusan. Paunti man ang inyong pera, ngunit hindi ito mauubos dahil habang paunti yung pera ninyo, may pumapasok naman bigla. Ang importante, huwag nyo lamang itong isipin. Dahil kapag iniisip ninyo, mababagalan kayo, matatagalan kayo, tapos yung resulta ay magiging negative kayo dahil nga iniisip ninyo na ganito, naghihintay kayo na may dumating sa inyong swerte. Pero kapag ito ay binura ninyo sa inyong isipan, ito po ay hindi ninyo inaasahan na magugulat na lamang kayo na ang dami na palang pumasok sa inyo ng blessing. So, hayaan nyo lamang ito ng mahabang panahon doon sa inyong wallet. Hayaan nyo lang ito and ito ay magdadala sa inyong tagumpay. Dito kayo suswertihin. Dito baguhin ang inyong buhay. Tulad ko na dahil sa mga ganitong pamahiin, dahil sa mga ganitong mga ginagawa ko, isa ito sa mga nakakatulong sa akin na binago ang buhay ko. Gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday po. Dapat umaga ang paggawa nito at ilagay lamang ito sa loob ng inyong wallet. Ayun po, laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag po natin ito lagi mamadaliin ang mabilisang talap. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba o pang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.